sa Maribanay. Ayun po, meron po akong masamang balita po sa inyo. Masakit man pong isipin, yun pong tinulungan po natin na si ate po na may cancer po, sa breast cancer po, ay pumanaw na po. Kaya ate po yung silang pupuntahan para po hatdan po ng tulong. Yan po, malapit na po tayong makarating doon po kay nanay. Ang Alay Brothers po yung nalungkot na nalaman po na namatay po si nanay, yung tinulungan po natin noong isang araw. Dito po kami sa bahay ni Kuya. Ito po si ate, yung dating pinuntahan po namin na yung po siya ay may breast cancer at diabetes at kutin po yung kanyang isang paa. Ngayon po siya ay pumunta na sa tahimik. Pumanaw na po. Hindi na po namin masyadong itinanong ang mga detalye na nangyari kay ate Geraldine bilang pagrespeto na din po sa kanilang pagluluksa. Sa kanyang pagkawala, ayon lamang po sa kanyang asawa, ay hindi na po siya napacheck up. Araw na lamang po ang binilang mula nang hatdan natin siya ng tulong at tuluyan na pong bumigay ang kanyang katawan. Si ate ngayon ay masaya na. Masaya na po si ate. Siya po ay hindi na po nahihirapan. Ano po ang nararamdaman niyo po ngayon ganung wala na po kayong katibong sa buhay? Pumanaw na po ang inyong minamahal? Masakit po ang po. Bukod po kay... Sino pa pong kasama niyo dito, kuya? Bukod po kay ate. Ilan na lang kayo dito sa bahay? Si tatay po ay hindi po masyado makarinig. Kaya po nilalaksan na lang po namin ng boses. Kaya po pala si tatay ay parang hindi masyadong... Kasi nagkatilapandinig ko pag-aaw pa. Oh, mahina pa lang pandinig ni kuya. Kaya pala hindi makapagsalita ng mga. Sigurado pa kuya, kaya ako yung video pa. At buwan ang kanya pala ang pandinig ay video. Huwag niyo po masyadong tatay pagkaisipin yun. Yun po, sadyang nakakukun na po ang Panginoon na yun po talaga ang oras niya. Kaya kinuha niya po siya. Are. Yun po kasi niya. Ano ang inyong nararamdaman na ang iyong ina ay wala na? Pero isa rin po kasi nahihirapan. Oo nga, para si ate naman hindi na mapagod, hindi na siya kung ano man ang kanyang naramdaman sa kanyang katawan, siya ay ayos na. Kapiling na siya ng ating mahal na Panginoon. Ngayon sa mabubuti pa po ang kalooban, nabanggit po sa akin ni Kuya, na meron pa rin po silang utang dito sa Porinaria. Magkano, kuya? 20,000 po. 20,000 daw, sabi ni Nene. Sila daw, nung dinala si ate, may kulang pa rin sila sa Porinaria ng 20,000. Sa mabubuti pong kalooban dyan, sa mga nakakakita po sa amin, ang kanya pong nag-iisa pong anak. Sila na lang pong dalawa ang magkasama ngayon sa buhay. Si Nini, doon daw siya nagtatrabaho sa Borgeran. Ang kanya daw sweldo at isang araw ay 200 lang. Paano naman yun? Di yun na lang ang kapubuhay niyo ngayon. Si kuya, ang trabaho mo kuya ngayon. Dati ako nagkabali yun. Nagmamaniyo ay ngayon. Sa mga iniabot ko sa akin, sa amin, dalawa, na ibigay sa inyo yung pinagkaloob niya. Kami po ay bumili na. Ayun po, may nagpaabot po ng tulong po na si Ma'am
Marieta Kabudol. Ma'am Marieta Kabudol, marami pong salamat. 4,780. Ang iba po ay binili na namin ng tinapay. Salamat po, salamat po Ma'am Marieta Kabudol. Marami pong salamat sa busilak ng inyong pong puso. Maraming salamat po sa mga sa tulong po na binigay niyo. Sana po marami pa po kayong matulungan. Ayan po, muli po, lubos po kami nagpapasalamat sa lahat po ng viewers, sa lahat po ng na nag-sponsor po, sa lahat po ng tumatangkilig sa team Pugong Biyahero at sa Alay Brothers. Maraming marami pong salamat sa inyong lahat. Hindi po namin kayo makakalimutan, and God bless po sa ating lahat.